ng isang babae, ang tingin sa akin ng mga tao ay isang talaba. At ang lalaki ay ang nagsisilbing perlas. Sinasabi ng karamihan na walang saysay ang isang talaba kung wala itong mutya. Ganyan ba? Ganyan ba kababa ang tingin ng mga tao sa akin? Na wala akong halaga kung wala akong lalaking kasama? Patuloy na lang bang masusukat ang aking halaga sa lalaking may hawak ng aking kamay at tinatawag kong asawa? Babae ka, sa tingin mo ay makakayanan mo mabuhay ng mag-isa? Iyan ang paulit-ulit kong naririnig. Limitado ang nalalaman, limitado ang pinag-aralan. Ito ang realidad para sa aming kababaihan, sarili naming kilos, sarili naming desisyon, may ibang tao ang gumagawa. Kailan kaya darating ang panahon na kami ay makakalaya? Mayumi, mahinhin, at konserbatibo. Iyan ang aking refleksyon sa harap ng salamin. Sapagkat buong buhay kong naranasan ang pagdidesisyon ng iba para sa akin. Walang kalayaan, laging kontrolado. Minsan ay hindi ko naranasan paghawak sa aking buhay. Ang aming pananamit na sobrang paghihigpit upang panggagahas ay hindi ipilit. Ngunit bakit? Bakit mayroon pa rin mga babaeng pinagsasamantalahan? Dahil ba ito sa aming pananamit kaya't ito'y aming kasalanan? Susmarin Joseph, walang maayos na edukasyon kung kaya't itinahi sa amin ang pagiging maamo at masunurin. Ganito na lang ba ang aming imahe? Na kami ay mahina't walang silbi dahil kami ay isang babae. Pagod na sa operasyon na aming dinanas. Ito ang oras para kami kumuwala at tumakas. Sa oras na umusbong ang himagsikan, sino? Sino ang nagsabing wala kaming kakayahang lumaban? Hindi kami bayolente o agresibo. Kami ay mayumi at konserbatibo. Marahil sa imahe na sa amin ay itinahi ninyo. Ang iba sa amin ay hindi marunong kumawak ng baril. Ngunit, ang gerang ito ay hindi lamang tungkol sa buhay na kinikitil. Ang silbi ng gerang ito ay para sa ating kalayaan. Kailangan pa bang pagtalunan kung sino ang lalaban sa larangan ng digmaan? Sinong nagsabing wala kaming kakayahang mamuno ng himagsikan? Kaming mga babae ay may sapat na talino upang makipaglaban sa ibang paraan. Walang ina ang gugustuhin mo mula ng kanyang anak. Para sa aming mga ina, aming anak ay isa sa aming mga kayamanan. Ano ba ang aming nagawa para magdusa ng ganito? Kinuha at pinatay ang aking anak na babae. Pinagsamantalahan siya ng mga Hapon at mula noon hindi na siya sa aking kabit pa. Lumaban at napatay ang aking anak na lalaki. Namatay sa mga kamay ng mga dayuhang naghihimagsik. Bakit hindi na lang ako?
Sana ako na lang ang nagdusa. Sana ako na lang ang walang awang pinatay nila. Mga anak, tuwarin ninyo ako. Kayo'y aking nabigo. Palpakan ko bilang ina ang pagkabalot ninyo sa dugo. Hindi pa kasapat ang mga dugong tumulo at mga buhay na nawalan? Kailan ba matatapos ang madugong himagsikan? Bloodshed has passed. Many years of oppression we've encountered. Tama bang sabihin na tapos na ito dahil lamang sa lumipas na mga oras? Sa dinami-raming panahon ng dumaan, patuloy na nagbago ang mundong aking kinabibilangan. Dati sa amin noon ay napakaliit ng tingin. Ngunit ngayon ay napakaraming pagkakataon na ang binigay sa amin. Ang babaeng dating namuno ng himagsikan, ngayon ay iba't ibang oportunidad na ang nabuksan. Is this the end of our journey? I guess, only time will tell. Ang mga dugong tumulo at ang sakripisyo ng nakaraan, ang siyang nagsulat ng aking kwento. Hindi man ito naging madali, pero sabi nga nila, ang pagbabago ay laging may kapalit. Sobrang daming buhay ang nawala. Sobrang daming babae ang lumaban para sa kanilang karapatan. Karapatang mag-aral. Karapatang maging malaya. Karapatang magdesisyon para sa kanilang sarili. At higit sa lahat, karapatang mabuhay. Sa kada panahong lumipas, hindi namin makita ang aming sarili dahil kami ay patuloy na hinuhulma sa imahe na gusto nilang makita. Pero ngayon, nakikita kita. Ikaw at ako ay isang babae. At ito ang ating patuloy na pagbago.